What's up guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Zik Daniel aka ZD Music to all my social media accounts. I'm a musician, recording artist, and music coach or vocal coach. So for today's vlog, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano nga ba mag-aral ng isang kanta. So ang aaralin natin is which is yung vocal placement. So depende yan sa aaralin mong kanta ha. So meron tayo kasing mga singer na ina-idol. So for example sila Bruno Mars. Pag kumakanta sila, yung vocal register nila which is galing sa chest and head voice. So, nandun na rin yung support ng diaphragm. So, yung tinatawag na mixed voice, kaya ang tataas ng boses nila. So, paano mo aaralin ng isang kanta, ano yung dapat mong gamitin na vocal technique? So, katulad na lang kung familiar sa inyo si JR, yan, one of my influence sa pagkanta kasi mahilig din ako sa mga R&B, mahilig ako sa mga ballad, sa mga etc. Lahat naman ng pop song maganda, 'di ba? So ngayon, ano yung mga ginagamit nila? Like for example, familiar sa inyo yung kantang ngayon naririto, one of my masterpiece 'yan. Kapag nagpe-perform ako, kinakanta ko 'yan. So, ano yung ginagamit niyang vocal placement doon? So kasi akala kasi ng iba kailangan kapag kumanta ka hanggang matapos yung isang buong kanta puro diaphragm lang. That's why pumipiyo ka. Kasi kailangan mong gumamit ng tamang vocal placement. Kailangan mong kumanta ng support ng diaphragm pero kailangan mong gumamit ng chest, kailangan mong gumamit ng head voice. So ipapaliwanag ko ngayon sa inyo kung paano niya kinanta yung ngayon naririto, which is may nagtanong sa akin dyan sa comment box, paano daw kantahin yun. So ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung vocal register na ginamit niya doon, ano yung tamang vocal placement, paano ang tamang proper breathing. So, huwag kang aalis dyan pagkatapos ng intro. So, akala kasi ng iba, kapag kumanta ka, kailangan pigain mo lang ng pigain yung diaphragm mo, which is wrong. Mali yun. Mali yung lagi mo na lang pipigay ng diaphragm mo. Diyan pumapasok si proper breathing. Kailangan mong gumamit ng tamang hangin, kailangan mong gumamit ng tamang vocal placement para makanta mo ng maayos yung isang song. So, i-example ko sa inyo yung kanta ni JR na ngayon naririto. So, kapag kumakanta ka, for example, hihinga ka ng malalim. So, hihinga ka, gagamitin mo si diaphragm. Mag-iipong ka ng hangin dito, pagkatapos, slowly breathe out. Then, habang kumakanta ka, ganito na yung mangyayari dyan. So, hinga. Nang minsan ay naranasan kong mag-isa, pilit ko na nilimot ang tulad niya na dati ay mahal na mahal. So kung mapapansin nyo, yung control ko sa hangin, which is pag huminga ako, dahan-dahan kong pinakakawalan yung hangin. Pero yung vocal register na gamit ko, which is yung chest ko, nang minsan ay, diba? Ha, naranasan kong mag, hindi yung kumakanta ako ng ganito, nang minsan ay naranasan kong mag-isa, which is tension dyan, which is nasa throat ka. So kailangan mong gumamit dun sa song na yun, kailangan mong gumamit ng chest voice. Pero depende pa rin sa pag-aaralan mong kanta, kaya kailangan importante alam mo yung theory sa pagdating sa pagkanta, sa voice. Alam mo kung ano yung ginagamit ng mga idol na singer nyo, kung ano yung gamit na vocal register para makuha nyo yung tamang pagkanta, yung tamang technique doon sa gusto nyong matutunan na song. Kung halimbawa gusto mo mag-cover, gusto mo i-cover yon, pero depende yon sa vocal register na gamit nila. At kung may sarili ka namang originality, kung ayaw mo namang gayahin yung vocal placement nila, pwede naman yon. Pero the more nang mapapaganda mo yung isang song at the more nang maganda yung outcome nun, so which is much better. So ngayon, yung ginamit ni JR doon na kanyang vocal placement doon, which is yung nag-ipon siya ng hangin dito sa diaphragm, pagkatapos noon ginamit niya yung chest niya. Kaya smooth na smooth yung hagod ng boses.
So, the rest, pagdating na ng chorus, gumamit siya sa first chorus ng nasal tone. So, pagdating sa chorus, ngayon naririto. So, ha, gumamit siya ng ha. So, parang yung boses ko at boses niya magkaiba. Pero, yung ginamit niyang vocal technique doon, which is gumamit siya ng nasal tone. And sinuportahan pa rin niya ng chest. Kapal ng chest. Kapal ng sound and chest. So, kung maririnig niyo, mas maganda yung kakalabasan. Hindi masyadong pilit. Hindi masyadong kulang. So, dahil first chorus pa lang. Pagdating doon sa belting part ng mataas na, ngayon naririto, isang katulad mo. So meron na siyang support ni diaphragm at meron na siyang support ng chest at meron na siyang head voice. Kaya yun yung tinatawag na mixed voice. Hindi, ang gusto kong i-point dito, hindi sa lahat ng pagkanta hanggang matapos ang isang kanta ay iisang technique lang ang gagamitin nyo. Ang mali kasi ng iba, ang inaaral nila, paano kumanta ng nasa diaphragm? Nahihirapan ako kumanta ng nasa diaphragm kasi sabi nila dapat pag kumanta daw sa diaphragm. Kaya ka pumipiyok kasi iisang technique lang ang ginagamit mo. Hanggang sa hindi mo naman namamalayan na pupunta na yung tension mo sa lalamunan. Kaya ka pumipiyok. So, kailangan mong mapag-aralan kung paano kumuha ng boses sa chest, sa head voice, sa nasal tone. Meron pang isa sa tone shape, yung pampalamig ng boses para mas maganda yung outcome. So, sana naiintindihan mo itong ine-explain ko sa'yo ha para mas matuto ka pa sa pagganta. And kailangan mong suportahan ng hangin ng diaphragm. So, kung kakantahin mo siya with belting part, mixed voice, ngayon naririto, isang katulad mo, na sa akin ay nagmamahal ng buong tapat. Diba? Mas malakas at mas powerful yung ilalabas mong resulta na boses. So sana naiintindihan mo at may natutunan ka sa video na to. Quick video lang to, pero kung gusto mo pang mas matuto at mag-enhance at mag-improve pa yung boses mo, pwede kang mag-join sa aking online class, voice lesson. Online yun, through video call. So marami na akong mga student from other country na natuturuan at natutuwa ako at mas mabilis silang natututo ngayon. Maraming salamat sa iyong panunod. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin sa mga friends mo. At kung may katanungan ka, pwede kang mag-comment dyan. Sasagutin ko kagad yan. At nag-workout din pala kami ng isang maglalabas kami ng video courses para sa mga tight ang budget dyan. So, pwedeng-pwede nyo yung i-avail sa affordable na price lang. At kapag nagtanong kayo sa aming page, ZD Music page, pwedeng-pwede kayong magtanong ng mga concern nyo about sa inyong boses at sasagutin namin agad yan. Maraming salamat sa panonood at quick video lang to kasi pag masyadong mahaba, kukulangin tayo sa oras. Thank you so much! And peace out.